Samantala, matapos maisiwalat ang pamimigay di umano ng cash gift ni Senate President Juan Ponce Enrile sa mga kapwa niya senador, bubusisiin na rin daw ng COA o ng Commission on Audit ang pondo ng Senado. Paano nga ba ginagastos ang kaba ng bayan na galing sa bulsa ni Juan? Alamin natin sa live report ni Joseph Morong. Joseph? Jessica, madalas na nakikinig natin sa ating mga kababayan tuwing sweldo, ang laki na naman ng tax na kinaltas ng gobyerno. Eh, paano kasi doon nakasalalay, among other things, yung pagpapatakbo ng gobyerno? So sinilip natin, paano naman ginagastos yung kaba ng bayan? Ayon sa COA, dalawang klase ng pondo, yung hindi nangangailangan ng resibo. Ito yung Intelligence Fund at ikalawa, yung sinabi kanina, ay yung pondo ng Senado at ng Kamara. Pera galing sa buwis na ibinabayad ng tao nang gagaling ang kaba ng bayan tulad ng income tax at buwis sa mga serbisyong binibili natin. Meron din namang galing sa bayad sa serbisyo sa gobyerno at kita galing sa investments ng pamahalaan. Ayon sa Department of Finance, 1.4 trillion pesos ang nakolektang revenue ng gobyerno noong nakaraang taon. Base sa inaasahang kita ng gobyerno tulad nito, gagawa ang Pangulo ng budget na isusumite niya sa Kongreso. Ang Kongreso bilang kinatawan ng taong bayan ang may hawak ng tinatawag na power of the purse. Sila ay nagbabudget ng pondo ng gobyerno. Dito sa Kamara at sa Senado, sabay na binubusisi yung proposed budget na isinumite ng Pangulo. Sila ay nagsasabi kung magkanong pera ang napupunta kung saang ahensya ng gobyerno. 2 trillion pesos ang naipasang budget para sa 2013. Sa pagsasaliksik ng GMA News Research, para sa 2013, 2.7 billion piso ang budget ng Presidente, 3.3 billion ang budget ng Senado, 6.36 billion pesos naman para sa Kamara. Ang mga kongresista naman at iba pang lokal na opisyal, nakabase sa Internal Revenue Allotment ang budget nila. Ang Commission on Audit ang may trabahang busisiin kung saan napupunta ang pera. Nang pumutok ang balitang namigay umano sa Senate President Juan Ponce Enrile ng tig 250,000 pesos na pamasko sa lahat ng mga senador, tila napakamot ng ulo si Juan de la Cruz. Ganun lamang ba kadali yun? Ayaw muna magkomento ng pamunuan ng COA sa issue ng 250,000 na di umano'y cash gift, pero tinapat na niya kami na kung budget ng Kamara at Senado ang pag-uusapan, bulag daw sila rito. Kung ito nga ba ay napupunta sa mga ganitong gastusin, pagdating sa Kongreso, blind spot kami. Dahil nga, certification lang ang kanilang ibinibigay. Ano yung certification? Yung certification na isa pong papel na nagsasaad, ako si Senator so-and-so, o ako si Congressman so-and-so, hereby certifies, sa Tagalog, ay nagpapatunay na yung pera na binigay sa akin o sa aking opisina ay ginastos sa mga ganitong bagay. And then they will itemize now. Walang resibo. Why? Because that has been the practice, as I understand it, since the time of Senate President Ferman. Pero dahil nga sa nangyari sa Senado simula raw ngayong taon, bubungkalin na nila ang bulsa ng Senado. Kaya naman nato-tolerate na ganon because of the respect that is, kasi co-equal branch of government ang legislature, hindi ba? Tapos isipin mo naman, senador na mismo o congressman na mismo yung nagsa-certify. Sinasabi niya, pinapatunayan ko. Diba, parang alam naman ang reason namin na hindi natin sila papaniwalaan, diba? Dapat talaga, huwag na tayong mag-certification lamang. I think that they should, on top of the certification, they should come up with the documents as and when we require it. Resibo, kung renta, yung kontrata, asan ang contract mo. Sa Audit Performance Survey ng 2011 ng COA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, aabot sa 87 billion pesos ang hindi maipaliwanag kung paano ginastos tulad ng mga unauthorized gastos at mga unliquidated cash advance. Si Dr. Guevara na dating Undersecretary ng Finance Department, nakita raw noon ang mga racket sa gobyerno. Kahit nga salaries, yung salaries, dapat hindi na yan na gagawang ng kalokohan. Pero ang dami mo diyang magagawang kalokohan kasi kailangan lang may dokumento ka. Like, so yung payroll, di ba? Yung payroll. So sabi nga, ilagay mo lang dyan yung maid mo, lahat ng driver mo sa bahay nakalagay dyan sa payroll mo. Yung salary, yun ang pinakamahirap kasi tao yun eh, di ba? So lalong-lalo na madaling lokohin yung mga MOE at saka yung capital outlays. Kasi yung MOE,
sa pwedeng halimbawa yung mga conferences at saka meetings. Naku, ang dali-daling lokohin yan, di ba? So halimbawa, pwede mong ipasok dyan, nagbigay ka ng personal party. So you can say nagbigay ka ng business conference. Ang document lang naman dyan, resibo. Tapos, kunyari, may minutes of the meeting. Tapos, mga attendance sheet. Problema nga sa pamahalaan, as long as you have documents, you can spend the money in accordance with how Congress appropriated it. Pagtatanggol ng COA, mayroon naman daw masisinap na ahensya ng gobyerno sa paggastos ng pera. Pero sabi nga ni Dr. Guevara, pwede tayong magreklamo na ninanakaw ang pera ng tao, pero minsan parang tayo na rin daw ang problema. Despite all the rules and regulations and all the restrictions, what it really needs for government to really behave efficiently and honestly is for a good conscience of the official. Pero palagay ko, maraming tao sa pamahalaan na may konsyensya. Sa atin, parang hindi importante yung ethics ng government official. Basta nakatulong sa atin, basta nagkaroon tayo ng kaparte, di ba? Corrupt din tayo eh. Jessica, yung paniningil ng COA, ano, paghingi ng resibo sa Senado at saka sa Kamara ay gagawin daw nila yan ngayong taon. Samantala, dun sa kanilang audit performance survey noong 2011 ay meron na silang naihain na kaso ng mga malversation, paglabag sa Anti-Graft Act at yung mga unliquidated advances sa Ombudsman. 744 na mga reklamo yan na inihain nila sa Ombudsman. Jessica? Ang sakit lang pakinggan. Sabi ni Secretary Guevara kasi minsan tayo rin ang dahilan kung bakit ang ating mga opisyal ay na-encourage na magnakaw, di ba? Dahil I think she was referring to patronage politics, di ba? That's correct, ma'am. Mm-hmm. Minsan talaga yung mga totoong bagay ay mahirap pakinggan at masama sa loob, no? Kasi naman, pag tuwing election, sasabihin natin, no, we want public officials na merong high moral ascendancy, pero pag binigyan ka ng painom o kaya ay nagpa-party sa barangay nyo, okay ka na doon. Not knowing na yung ginagastos doon ay pera mo rin. It's diba, a Jessica? Vicious cycle, ika nga. I think so, Jessica. Okay, I think itong Commission on Audit, if anything, kung may lalabas na positive, isa pang positive out of this, sabi nga ni Senate President Juan Ponce Enrile Fracas, ay siguro it's about time that they have to present receipts, di ba? Katulad nung tinanong ko kanina kay Chairperson Pulido Tan, saan ka nakakita ng liquidation na walang resibo, certification lang? Yun nga, parang sila on their end, no, nakikwento na rin niya kanina na parang paano bang gagawin natin dito sa Senado? Practice na daw nila yon na certification lang ay enough na liquidation na. Pag biglang may pumutok na ganito, na mismo yung mga senador ay nag-aaway-away kung paano napupunta yung pera ng taong bayan. So sabi nila, maybe this is the right time, yung ating hinihintay na pagkakataon na sige, kami naman yung mag-step in at tingnan nga natin kung paano nyo ginagastos yung pondo ng tao. I think it starts from that. Kung gusto nila talaga, kasi now they're all saying, marami nagsasabi, they agree to the audit, para magkaroon ng honest-to-goodness audit, they should present receipts, di ba? Hindi pwedeng certification lang. That's right, Jessica. Exciting yan. Yun ay kung matutuloy. Maraming salamat, Joseph Morong.